Natulala ako at hindi kagad nakapagsalita. Hi, Sheena. Bakit ganyan ka makatingin? Jasper? Sheena? Ikaw si Ethan? Oo, ako nga. Yumuko pa siya at naiilang pa siyang tumingin sa akin. Paanong nangyari to? Magpapaliwanag ako. Hindi. Hindi ikaw si Ethan. Ako nga to, Sheena. Niloloko mo siguro ako, no? Ilabas mo yung totoong Ethan. Nasarap mo na. Ako nga to, Sheena. Pero bakit? Anong bakit? Bakit hindi mo sinabi agad? Magpapaliwanag ako, Sheena. Kaya pala ayaw mo magbigay ng picture mo sa akin, ha? Magpo ka muna at ipapaliwanag ko lahat sa'yo. Sige. I'm sorry, Sheena, kasi nagpanggap ako at hindi ko sinabi sa'yo. Ganyan naman kayo eh. Mahiling magpanggap. I'm really sorry talaga, Sheena. Bakit mo nagawa to? Matagal na kitang gusto, Sheena. Kalokohan. Gumawa ko ng RP account dahil sa'yo. So ako pa may kasalanan? Hindi, Sheena. Tinataboy mo kasi ako nun at feel ko ayaw mo talaga sa akin. Ito lang ang paraan ko kung paano mapalapit ulit sa'yo. Ang gumawa ng RP account, maswerte naman at nahanap mo yung account ko. At paano mo nahanap ang account ko? Matagal ko nang alam. Paano matagal? Tulad yan ang sabi ko, matagal na ako may gusto sa'yo. Hindi mo ba napapansin kung bakit alam ko yung kung anong grade ka na? At kung anong oras ang uwian mo? Bakit nga ba alam mo, ha? Nagtanong ako sa mga classmate mo. Wala akong lakas ng loob dahil natatakot ako na baka i-reject mo lang ako. Nagkaroon lang ako ng pag-asa dahil dun sa gumamit ng photo ko. Sa dami ng umaaway sa akin, alam mo bang ikaw lang yung gusto kong gumawa nun? Buti na lang pala at nangyari yun. Alam mo ba kung gaano ako nasaktan dun? Tapos ikaw, parang natutuwa pa? Hindi naman yung ibig ko sabihin, Sheena. Nalungkot ako dahil nangyari sa iyo yun. Bakit di naano pa sa pagpapanggap? Yun lang alam kong paraan para mapalapit ulit sa'yo. Hindi naman ako papayag na dahil lang sa pagtaboy mo lang, susuko na ako. Matagal na palang may gusto sa akin tong taong to. Ano naman kaya nagustuhan niya sa akin? Ako pa sasabihan mong stalker, ha? Ako pa babalikta rin mo. Hehe, ayos ba pagpapanggap ko? Pero yung nararamdaman mo ba para sa akin? Totoo ba? Nako, Sheena. Alam mo bang madaming babaeng binasted ko na dahil sa'yo? Kapal, feeling mo masyado. Totoo kaya? Tapos ikaw, di mo ako pinapansin. Nagpapansin na nga ako sa'yo nun eh. Syunga mo, sana nag-first move ka. Hindi naman kita itataboy. Ano, ako pa mag-first move? So, pag nag-first move pala ako, papayagan mo ako? Pwede, pero depende. Anong klaseng sagot yan? Pero ikaw ba, Sheena? May naramdaman ka ba para sa akin? Meron. Takot. Natatakot ako na baka mangyari sa akin yung mga nangyari noon. Yung mga pangakong sinabi niya na hindi niya tinupad. Alam mo naman, sa panahon ngayon, mahirap na magtiwala. Ano bang pangako niya sa'yo na hindi niya tinupad? Ang pakasalan ako at magkikita sa real world. Pero wala eh. Poser pala yung kausap ko. Natupad na isang pangako niya. Ang alin? Ang makausap mo totoong nasa photo na ginagamit niya sa'yo. Hehe. Buti na lang at ako yun. Pero ang pakasalan ako, tinupad niya ba? Hindi niya tinupad. Pero ako, kaya kong tuparin yun. Nagulat ako sa sagot na sinabi niya. Ang pakasalan ako, kaya niyang tuparin. Paano ka nakakasigurado? Kaya ko siguraduhin yun kung magtitiwala ka sa akin. Ipapangako ko sa'yo na hindi lang ako puro salita. Lahat yun kaya kong palagutan. Jasper. Oh, ba't parang naiiyak ka yata?
may nakakayak pa sa sinabi ko. Iyaka po siya nung napakahigpit at doon ko na nilabas ang luha ko. Ikaw ah, paraan para mapunasan lang yung hoodie ko. I love you, Jasper. Niyahap niya din ako nung napakahigpit at sabay sabing, I love you too, Sheena. Ilang araw at napag-desisyon akong ipakilala siya sa parents ko. First time ko lang may papakilala sa parents ko, kaya tangtuwa silang nakilala nila si Jasper. Masarap sa pakiramdam na yung taong pinakamamahal ko eh, kilala na ng buong pamilya ko. Siyempre di ako papauli, no? Nagpakilala din ako sa parents niya. Kinakabahan ako dahil nga first time ko lang din. Gato pala kasarap sa pakiramdam, no? Yung pakilala ka ng taong mahal mo sa buong pamilya niya. Grabe, no? Sobrang sayo ng pamilya mo nung nakilala ako. Siyempre naman, hindi pa tayo nung nakukwento na kita sa magulang ko. Kaya ganyan sila matuwa nung makilala ka. Talaga? Nakukwento mo na ako sa kanila? Hehe, di ba nga dati pa ako may gusto sa'yo? Nakwento na kita sa kanila bago mo pa ako makilala. Sabi nila, bakit hindi daw kita ligawan? Natatakot kasi ako, baka nga i-reject mo ako. Pero dati pa naman yun. Ngayon kasi, nasa akin ka na. Kung sinabi mo nang una pa lang, edi sana tayo na nun, diba? Mabagal mo kasi. Malay ko ba? Ganda-ganda mo, kaya imposibleng mapansin mo pa ako, diba? Sus, nambola pa. Wala nga lumalapit sa akin ng parang maligaw eh. Tapos sasabihin mo pang maganda. Baliw. Malamang, sa sobrang ganda mo, nahihiya sila lumapit sa'yo. Baka daw kasi i-reject mo sila. Ewan ko sa'yo. Hindi ko talaga lubos nakakalain na magtatagal kami ni Jess. Maraming taon na ang lumipas. Maraming pagsubok na din ang napagdaanan namin. Hindi mawawala ang away, tampuhan. Normal lang naman na yun sa isang relasyon. Believe din talaga ako dito kay Jess. Hindi niya talaga ako sinusukuan kahit na anong mga pagsubok ang dumating sa amin. Kahit na sukong-suko na ako, gumagawa siya ng paraan para hindi matapos ang relasyon namin. Gumagawa kagad siya ng paraan para maayos agad ang swerte ko sa taong to. Yung mga bagay na gusto kong maranasan, naranasan ko sa kanya. Lagi siyang nasa tabi ko, lalo na pag malungkod ako at may problema. At lahat ng pangako niya sa akin, tinutupad niya. Isa na lang ang hindi niya natutupad, ang pakasalan ako. Kahit naman sinong babae, gustong maranasan nun, diba? Alam ko namang may panahon para dyan. At alam kong umahanap lang ng tiyempo tong si Jess. Birthday ko at pansin ko wala pa din si Jess. Nandito na yung buong pamilya ko at ang buong pamilya niya. Nakakatuwang makita na yung buong pamilya ko at pamilya niya magkakasama ngayon sa kaarawan ko. Tito, si Jess po. Bakit wala pa po siya? Ah, si Jess ba? Sabi niya parating na siya eh. Ganun po ba? Sige po, hintay na lang po natin. Nalungkot ako dahil hindi naman siya nalilate sa ganitong okasyon. Birthday ko pa naman tapos malilate siya. Saan naman kaya nagpunta yun? Iha, mukhang maya-maya pa makakarating si Jasper. Umpisa na lang natin, hayaan mo at darating naman si Jess. Sige po. Tumayo ako sa harap nila at tinignan sila isa-isa. Maganda sana kung nandito ka ngayon, Jasper. Yung kasama sila nakakantaan ako at babatiin. Nagumpisa na silang kantaan ako at ito ako. Pilit na nakangiti na parang may kulang. Hindi ako sanay na wala ka, Jess. Pumikit ka, iha, at mag-wish ka na. Pumikit ako at humiling na. Sana tuparin ni Jess na pakasalan ako. Pagtapos ay hinipa ko na yung candle. At nagulat ako dahil nasa harapan ko na pala si Jasper. Jess, andiyan ka na pala. Sa kamay nito,
May hawak siyang mga bulaklak na kulay pula. Happy birthday, Sheena. Sensya na, medyo na-late ako. Pero at least, diba, dumating ako. Saan ka ba nagpunta? Bakit ngayon ka lang? Nakala ko hindi ko na darating eh. Alam mo bang nagantay ako sa'yo? Hindi na niya pinatapos ang sasabihin ko at agad siyang lumuhod. Kinakabahan ako. Kasi parang alam ko na yung sunod na mangyayari. Will you marry me? Hindi na kagad ako nakapagsalita at kita ko sa mga nakapaligid sa amin na parang alam na mangyayari to. Jasper. Huling tanong, Sheena. Will you marry me? Yes. Siyempre naman. Ang tagal kong inantay to eh. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Basta alam ko, sobrang saya. Hindi ko na namalayan na tumulo na yung luha ko. Kaya agad siyang tumayo para yakapin ako. Tulad ng sabi ko, gusto ko tuparin lahat ng pangako ko sa'yo. Gusto ko ikaw makasama ko sa pagtanda. And when I look into your eyes, I see my happy ending.